January 27, 2024 nang marinig na umiiyak ang batang itatago namin sa pangalang Sam. Nang sumilip si Sam sa bintana, nakita niyang bugbog sarado na raw ang mukha ng bata. February 18, 2024, sa tulong ng concerned citizen at kapitbahay na si Joy, hindi niya tunay na pangalan. Narescue na ng barangay ang bugbog saradong paslit. Agad inaresto ng Montalban PNP si Rico na stepfather ni Sam. At ang nanay ng biktima sa isang shelter para sa children in conflict with the law sinala. Hiling ni Lola Evelyn, mapunta sa kanya ang kustodiya para sa apo. Gusto ko po siya mahalagaan ng maayos. Gusto po siyang mahalin kasi kulang po sa ano yung bata eh. Sa asikaso, sa pagmamahal. Makalipas ang pakikipag-usap at pagsusuri ng mga social worker kay Lola Evelyn tungkol sa kanyang kakayahan para mag-alaga kay Sam, binigyan siya ng Municipal Social Welfare and Development Office ng Montalban ng Certificate of Custody and Care. Ayon sa Article 214 ng Family Code of the Philippines, sa oras na wala ng kapasidad ng mga magulang na alagaan ang kanilang anak, pwedeng tumayong magulang ang biological grandparent o ang lolo o lola ng bata. Sabi nga niyan, sa pag-usap kung sino yung nearest kin na may kapasidad at maayos namang maalagaan yung bata, so sa kanya muna mapupunta. Isang linggo mula po nang mailigtas si Baby Sam, kamustahin po natin ang bata na ngayon po ay nasa pangangalaga na ng kanyang lola. Nabawi niyo ang bata, ang pansamantalang kustodiya ay nasa inyo. Opo. Ano yung inaasahan niyo, patnais niyo mangyari ngayon? Sa amin po, gusto po yung katahimikan po. Mapangalagaan ko mabuti yung bata. Minabuti rin ang resibo na masuri ng isang espesyalista si Baby Sam. Ipapakita ko po sa inyo na kung gaano ko siya kamahal. Hindi na rin po ako papayag na kahit sinong tao po yung makakapanakit pa sa kanya. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel.